May kasama tayo agad ngayon sa linya, Tito Jake, ang unang magtanong dito. Ang co-convener po ng atin ito, Coalition, at ang president ng Akbayan Party para sa kanilang gagawin ulit. Ito na yung ikalawang pagkakataon na resupply mission, Ms. Rafaela David. Magandang umaga po. Good morning po. Hello, magandang umaga, DJ Chacha, Sir Gerard, at sa ating mga viewers, happy Monday. Mm-hmm. Ma'am, ito pong pinaplano yung resupply mission sa West Philippine Sea, kailan nyo po balak itong gawin? Yes, no, tayo ay nagbabalak muli magkaroon ng isang civilian-led supply mission sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, kasi nung nakaraang December, ginawa natin siya first time, historic, na mga ordinaryong mamamayan yung nagsama-sama at nanindigan na gusto natin ipakita ang ating pakikiisa dun sa mga frontliners at fisherfolk communities na pinaka-apektado nitong nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya nagdala tayo dun ng Christmas gifts and donations. This time around, gusto natin siyang gawin hopefully this summer para maganda yung panahon. And hopefully ay maipakita natin yung pakikiisa muli natin at yung gusto nga natin yung mensahe ay at the end of the day, dapat tayong mga ordinaryong mamamayan ay meron dapat tayong access sa sarili nating karagatan at dapat i-regularize, i-normalize natin yon. Mm-hmm. So wala pa tayo exact date, ma'am, kung kailan natin gagawin ito. We're hoping na end of April, early May, pero mag-a-announce kami agad kapag medyo na final na yung best schedule at nakapag-coordinate na rin tayo dun sa mga relevant stakeholders para dun sa pinaka-ideal na petsa. Mm-hmm. Kamusta po yung pakikipag-ugnayan ninyo dito sa mga agencies involved? Pumayag na po ba sila ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na makapaglayag kayo dito sa inyo pong ikalawang supply mission? Actually, simula pa lang ng taon, talagang nag-set na kami ng ilang coordination meeting sa ating National Task Force on the West Philippine Sea para meron silang idea doon sa aming magiging plano. At gayon din itong nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng exhibit, yung Story of Courage. Ito ay exhibit and film showing na ipinakita natin at dinocument yung nangyari nung nakaraang December na historic mission. At noon kasama natin, natutuwa tayo kasi umattend yung representante ng National Task Force, meron mula sa Philippine Navy at sa Armed Forces of the Philippines at gayon din sa National Security Council na talagang ipinakita din naman yung kanilang appreciation na yung mga ordinaryong mamamayan ay merong ginagampanan na papel dito sa pagtindig sa pambubuli ng China. Oo. Ang kinaibahan po yata nito dun sa naunan yung supply mission ay merong kayong mga international observers na makakasama para ma-witness din at ma-monitor itong pambubuli at pangaharas nga na ginagawa po ng China sa mga Filipino fishermen natin maging sa Philippine Coast Guard. Yes, oo, no. Kung halimbawa yung December historic siya kasi first time at actually maraming first yung December historic siya kasi first time may foreign media, first time meron ding na exercise yung freedom to broadcast ng media dun sa area. This time around, yung kakaiba at add-on natin, again historic din, no. We want to invite a delegation of international observers para ipakita yung pakikisa ng global community sa atin. Kasi nga, klaro naman sa atin, lalo na nung lumabas na nga yung ruling sa International Tribunal in The Hague, na tayo ang sumusunod sa international rules at ang global community of nations ay talagang nire-recognize yung ating claim in the area. So hopefully this time around, tumindig din uli sila sa likod natin. Sana they serve as a witness, help us monitor and report, magpakita ng mas malawak na global spotlight dun sa ginagawa ng China dito sa ating karagatan. Para makita nila na sa international rules na sinusunod ng lahat ng nation sa buong mundo, may isa na parang ayaw niyang sumunod kasi feeling niya siya yung mas nakakataas sa lahat. So dapat ay bilang global community, sana ay
magsama-sama muli tayo dito sa issue na ito. Mm-hmm. Ma'am, para sa kaalaman din ng mga nakikinig at nanonood sa atin, ano po ba yung nangyari po dun sa resupply mission po ninyo noong Disyembre? Oo, no, nung nakaraang December, tayo ay first time mga iba-ibang ordinary citizens group mula dyan sa amin nga, sa grupo namin sa Akbayan, PRRM, may mga youth leaders, may church leaders pa. Nagsama-sama, nagkalap ng donasyon, Christmas gifts. Sakto kasi ay magpapasko para dun sa mga fisherfolk communities na pinaka-affected at gayon din yung mga frontliners na deployed, lalo na dun sa may vicinity ng Ayungin Shoal. At noong December ay nagawa natin yan, first time ever na civilian-led, ibig sabihin, ordinaryo mamamayan, at naipaubot natin yung ating pakikiisa. Kasi yung issue sa West Philippine Sea, hindi lang yan dun sa mga nandun sa area na nakatapat sa West Philippine Sea. Issue siya ng buong Pilipinas. Kasi apektado tayo doon sa nangyayari doon. At gayon din syempre para makita ng ating mga kababayan doon na hindi sila nag-iisa. Ang buong Pilipinas ay nasa likod nila. At syempre, nabanggit nga natin ay first time din siya na nagka-access yung foreign media in the area. First time din siya na nakapag-live broadcast yung ating mga kaibigan sa media na sumama doon sa historic mission. So, maraming milestones at landmark tayong na-achieve. At ayun, syempre, ang pinaka-importante doon, yung ating pag-normalize na dapat, kung area talaga yan ng mga Pilipino, dapat tayo ang may access. So, we regularize, normalize civilian access in the area. Hindi dapat siya controversial kasi sa atin yung karagatan, klaro sa batas ng mundo, at sa batas ng Pilipinas na ang lugar na yan ay tayo ang may karapatan. Mm-hmm. Ma'am, di ba nakipaghabulan pa sa inyo yung barko ng China noon? Nakaabot pa po ba sa mga intended recipients nyo itong mga goods na gusto nyo ipadala? Oo, no. Wala pa tayong 24 hours na naglalayag. Palapit pa lang tayo dun sa vicinity ng Ayungin Shoal ay ang sumalubong na sa atin ay isang warship, isang destroyer. Mm-hmm. So, ibig sabihin, medyo talagang may intent na manakot, no? Kasi kung tayo ang dala natin, Christmas gift, sila ang dala nila ay kanyon. So, talagang makikita mo na parang iba ata yung mensahe talaga nila ay manakot at mangharas. At gayon din, medyo nakakabahala din kasi imagine, minsan papakita nila yung Coast Guard nila or yung Chinese militia. Ito talagang naval army ship talaga at destroyer, kitang-kita mo. Gayon pa man, hindi tayo nagpatinag, yung ating supply ship, si ML Chawi, ay nakalusot doon sa panghaharang ng mga Chinese vessels. At napaabot naman natin yung ating mga dinalang donations, Christmas gifts dun sa intended beneficiaries. Nagpapasalamat din tayo, shout out syempre sa mga tumulong mula sa Westcom at sa Coast Guard na dun sa mga ibang isla na hindi na natin napuntahan ay sila naman yung nagdala na noong Christmas. Mm-hmm. Ma'am, I really commend your group for this kasi ang mensaheng gusto nyo ipadala ay talagang assertion of our sovereignty over those waters. Ano po? At ang mensahe ng China ay talagang manakot lang. Ano? Ano pong ginagawa nyo kakaiba ngayon to prepare for that? Kasi tayo civilian ship, sila military ship. Ano pong ginagawa nyo kakaiba to, you know, to prepare for that? Sa ngayon, talagang we're raising awareness, lalo na sa mga eskwelahan at mga komunidad. Nakikipag-usap din tayo dun sa mga fisherfolk communities na affected dun sa area para talagang mas makikita nila na, ito buong Pilipinas ang nagkakaisa. Yung mga nasa gobyerno, nasa mga komunidad, nasa iba-ibang sektor. At alam ko sigurado, nagtataka si China kasi isipin mo, grabe yung tapang ng mga Pilipino, ordinaryong mamamayan, hindi magpapatinag at talagang magkakapit-bisig sa harap ng dambuhalang China. Yung sinasabi nga natin, para kasi yung kwento natin, David versus Goliath, magugulat na lang si China kung ganun yung dala nila. Tayo, ang dala natin ay mga regalo, dala natin ay nagmisa pa nga kami doon sa mission nung nakaraang December, tayo in the spirit of prayer, in the spirit of peaceful forms of showing our stand, ay maipakita natin na, as hindi lang sa China pero sa buong mundo, na the spirit of the
peace-loving Filipinos who are brave enough to show to China kahit na grabe siya manghara sa atin na hindi tayo magpapatinag. At ito ay pinagsasaluhan ng lahat ng Pilipino. Yun. Ay, para po sa mga nakatutok sa atin ngayon, sabi nyo nga, magdadala kayo po dito ng mga supply, no, para sa ating mga mangingisda at mga kasamahan sa Philippine Coast Guard. Paano po sila pwede makipag-ugnayan sa inyong grupo para sa mga gustong tumulong at magbigay din? Ayan, maraming salamat po. Meron po tayong website, atinito.info. Pwede po silang mag-abot ng kanilang donation. Anything na sa tingin nila makakatulong sa ating mga fisherfolk communities, solar lamps, delata, yung mga protective gear o kaya sombrero or para sa mga arm sleeve nila, lalo na pag mainit sa kanilang paglalayag. Yung mga pwedeng makatulong sa ating mga komunidad, huwag silang mag-atugli na dalhin. At dun sa iba naman gustong magpa-forum, meron po tayong exhibit na dinadala sa mga eskwelahan at mga resource persons para po mas malaman at maging mas mataas pa yung awareness ng ating kababayan sa issue. Ayan, mas malinaw na. Mag-aabang po kami na kung kailan talagang eksaktong date, ma'am, no, ng inyo pong paglalayag dyan nga sa West Philippine Sea. Once again, ang co-convener nga po ng Atin Ito Coalition, si Ms. Rafaela David. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.